Magandang umaga, kumambyo sa mga nauna niyang pahayag si Peter Jamel Advincula na nagpakilalang si alias Bicoy mula sa kumalat na video na ang totoong narco list. Pero mga miyembro ng oposisyon na kanyang idiniin, tinawag na kasinungalingan ang mga parata. Narito ang unang balita ni Leigh Alves. Hanggat involved ang pamilya at malalapit na tao kay Pangulong Duterte sa drug syndicate, patuloy na babaha ng droga dito sa ating bayan. Matapos lang ang mahigit dalawang linggo, nag-iba na ang kanyang tono. Si Peter Jomel Advincula na nagpakilalang si alias Bicoy, nagpunta sa PNP para raw humingi ng paumanhin, tawad sa unang pamilya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi totoo ang mga inilabas na video episode ng ang totoong narkulis. Rumingi ako po ng paumanhin, lalo na kay Kitty. Hindi totoo na may dragon tato si Bongo. Hindi ko alam kung ano ang tato ni Sir Paolo Duterte dahil hindi ko pa yon nakita. Pagkatapos, inginuso niya ang mga nasa likod daw ng ang totoong narcolist video. Bawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang party, which is the Liberal Party under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sabi ni Advincula, ang video ay bahagi raw ng Project Sodoma para pabagsakin umano si Pangulong Duterte. At ang makaupo sa posisyon, si Vice President Leni Robredo, and the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sani will be the line to become the Vice President. Target din daw ng video na palakasin ang otso diretso nitong kampanya. Nakaharap na rin daw niya sa isang meeting ang opposition candidates. Pwera lang si Mar Rojas. Si Vice President Leni Robredo dumaan din daw sa isang meeting sa Ateneo de Manila pero hindi nagtagal. Kalahating milyong piso raw dapat ang bayad sa kanyang partisipasyon pero di na rin daw niya yun nakuha. Matapos daw ang eleksyon at wala ng otso diretso candidates na pumapasok sa mga posibleng manalo, hindi na raw niya makausap si Trillanes. Nararamdaman ko unti-unti na akong nilalaglag. At ang kinatatakutan ko, baka sila pang mag-eliminate sa akin. Kinalaunan. Ang mga bintang, mariing itinanggi ni Vice President Leni Robredo. Hindi ko siya kilala, never ko siya nakausap, never ko siya nakatext, never na nagkaroon ng communication between us. I will never be part of any destabilization. Parate kong sinasabi na yung presidency, destiny yun. Hindi siya napaplano, hindi siya napaplot, kasi kung para sa iyo yun, ibibigay yun. Waste of time yung pagpaplano para pabagsakin yung administrasyon. Saka tingin ko, subversion yun ng will ng mamamayan. Dinipensahan din niya ang mga naging pambato ng oposisyon. Una, wala namang otso diretso meeting na ginawa sa Ateneo. I can speak for the party. Wala kaming kinalaman dito sa Bicoy issue. Ang mga nagdaang pulong daw nila ni Senator Antonio Trillanes IV, puro tungkol sa kampanya. Walang mention about destabilization, walang mention ng pagpapabagsak sa gobyerno, walang mention tungkol kay Bicoy. Pinuno na rin ni Robredo ang isang pahayag na ito ni Advincula tungkol kay Senadora Laila De Lima. Yung kay Senator De Lima at kay dating Pangulong Noynoy Aquino, sino yung nasa likod nun? Yung script din nun, sir? NBP din yun. Ako po is inutusan lang nung tao from the Bucor na may galit kay Senator De Lima para gawin yun. Ako sana yung pang-finale noon. Sinasabi niya na dapat daw pang-finale siya dun sa kasinungalingan laban kay Senator Laila. Parang pagpapakita na yun kung ano yung tunay niyang pagkatao. Na siya bayaran, siya ay ginagamit para maghasik ng kasinungalingan. Siya dapat hindi paniwalaan. Itinanggi rin ni Trillanes ang mga alegasyon. Pakanalang daw ito ng administrasyon para iharas ang oposisyon. Kukonsulta raw siya sa kanyang mga abogado para idemanda si Advincula. Sabi ni Liberal Party President at Senador Kiko Pangilinan, malinaw na gawa-gawa lang ang mga bintang ni Advincula na hindi rin daw niya kilala. Ito'y gawa-gawa lamang para lang idiin ulit ang oposisyon. But there is no truth to the accusation that the LP is behind this video and behind Bicoy. Pinasinungalingan din ng otso diretso candidates ang mga bintang ni Advincula. Tanong ni Florin Hilbay, tuwing may pasabog, ano raw kaya ang pinagtatakpan? Wala pang pahayag si Nabam Aquino at Senadora Laila De Lima sa mga sinabi ni Advincula.
Sumailalim na sa booking process si Advincula na dadalhin sa korte sa Baguio na nag-issue ng arrest warrant para sa Estapa. Bibigyan daw siya ng police protection kung hihilingin niya. Sila na po ang umusga. Sa lahat ng paglabas ko, may script ako. Ngayon, wala akong script. Impronto ako nagsasalita sa harap ninyo. Hamon sa kanya ng Malacanang. He has to substantiate. He has to submit proof if his confessions and revelations are validated, then it will also validate what we've been saying, that this video was a black propaganda crafted by those who want to destroy this administration. Nang unang lumantad si Advincula para idiin si Duterte, sabi noon ng PNP chief, this is how he lies, no? Remember, hindi siya bago siya nagbibigay ng information, he asked for money. Sa pagbaligtad ngayon ni Advincula, ang sabi ni General Oscar Albayalde, that is his right, no? Mm-hmm. Hindi naman natin siya pwedeng i-deny doon sa freedom of speech, no? This is democracy. He made the news. Ang daming ano sa kanya. So ito, he's trying to make things right, no? So I think the people deserves to know the truth dito. Hirit tuloy ni Senador Panfilo Lacson na naging PNP chief din. Kung siya raw ang hawak sa sitwasyon, sisiyasatin muna niya ng husto ang mga aligasyon bago pa man ito ipresenta sa publiko. Para kay Robredo, ang hindi ko maintindihan, shoot down na yung credibility, pero ngayon na opposition naman yung inaakusahan niya, parang all of a sudden credible siya ulit. So nakakapagduda. Para sa unang balita, Leigh Alves reporting.